Doon lang tayo magiging successful talaga kapag natuto tayong labanan yung hiya natin. Oras na para maging successful kayo. Tanggalin nyo na yung hiya. Tanggalin nyo na yung kinikimkim, yung nagtatago. Oras na para tumayo. Oras na para magsalita. Oras na para sumigaw. Every seconds na kasama nyo kami, na nandito kayo, gusto ko nakapag-contribute kami sa growth ninyo. Kasi makikita ko pala yung ugali nyo eh. Kakapasok nyo pa lang eh. So, first impression ko sa inyo, okay kayo. Kaya kayo nandyan ngayon. Pero, di ko ginagarantee na magtatagal kayo. Nakapasa kayo nung una. Nasa sa inyong kamay na yon kung masusustain nyo ba yung success nyo. Yun yung sinasabi ko na mahirap yung pagsusustain. Nakita ko yung potential ninyo, naniwala ako sa inyo, nakita ko yung dedication ninyo, naniwala ako doon, kaya kayo nandito ngayon para patunayan nyo kung totoo ba talaga, kung gaano kalalim yung dedication ninyo. Kasi yung dedication nyo, pang hiring lang eh. So, nung nakapasok kayo, it's your time to show us what you can do. Kung totoo ba talaga yung dedication ninyo, kung gaano kalalim ba talaga yung dedication ninyo. Dito magkakaalaman, everyday natin gagawin yan. So, kami, as your manager, i-guide lang namin kayo. Dadalin lang namin kayo sa right path. Tapos sa inyo na yon kung magsasagwan kayo, papunta doon. Kasi kayo gagawa niyan eh. Kayo gagawa ng choices niyo eh. Magtatrabaho tayo. Okay? Hindi masasayang yung oras niyo. So, habang nandito kayo, gagawin namin yung part namin to mold you. Galingan nyo ha, galingan nyo. So, huwag sasama ang loob nyo ha, kasi trabaho lang talaga, trabaho lang. Andito yung mga managers ninyo, pag may gusto kayong tanungin, nalilito kayo, lahat ng co-trainers ninyo, tanungin nyo siya. Kung hindi mo gusto yung ginawa niya, sabihin nyo, speak up. Doon lang tayo magiging successful talaga kapag natuto tayong labanan yung hiya natin. Oras na para maging successful kayo. Tanggalin nyo na yung hiya, tanggalin nyo na yung kinikimkim, yung nagtatago. Oras na para tumayo, oras na para magsalita, oras na para sumigaw, oras na para ipakita ninyo yung gusto ninyong gawin. Naniniwala ako sa inyo, guys, ha? Kaya kayo nandito, naniniwala ako sa inyong lahat. Yung palagi ko sinasabi, nasa sa inyo na lang yon kung naniniwala ba talaga kayo sa sarili ninyo. Nasa yun, bro, kung gagawin mo. Ako, sinabi ko lang sa'yo na kaya mo pang mas mataas. Hindi ko alam kung naniniwala ka ba talaga dun sa sinabi ko, sa sarili mo. Gusto ko maging proud kayo sa sarili ninyo, ha? Yun yung goal natin. Yun yung lagi kong pinupush. Yun yung gusto kong ilabas sa inyo. Next level, kailangan nyo i-unleash yun. Kasi naniniwala ko na yung level nyo ngayon, hindi pa yan eh. There's always room for improvement. May mas higher level pa na bench. Okay? May snow pa na mas mataas. Okay? May coach mark pa na mas mataas. Yun, unlimited yan. Unlimited progress. Yun yung gusto kong ilabas sa inyo. So yung decision nyo ngayon na tama, may mas tama pang version yun. So, yun yung gagawin nyo. Kung masipag na kayo ngayon, may mas masipag pa kayo na version. Kung magaling na kayo ngayon, nag-a-achieve kayo, achiever kayo, may mas mataas pa na version kayo. So, yun yung gusto kong lagi nyong i-aim, i-unlock. So, doon kayo titingin. So, yan yung babantayan ninyo, guys. Ha? Babantayan nyo yan. Kasi, mumababa yan. Mumababa, nawawala, nauubos, pinakamahirap, again, mag-maintain. Kalimutan yun, mag-maintain. Kailangan focus kayo lagi. Gisingin nyo lagi sarili nyo. Bantayan nyo lagi sarili nyo. Bantayan nyo lagi. Hindi pwede bumaba, hindi pwede mawala, hindi pwede mabawasan. Dagdag lang ng dagdag. Yun yung dapat nyo maintindihan na hindi lahat ng kasama nyo talaga, kaibigan nyo, mag-stay. Normal yun. Yun yung kailangan nyo na talaga maintindihan ngayon. Kung may girlfriend kayo, kung meron kayong mga kaibigan, co-staff, yan, kasama nyo sa work, normal yon na hindi talaga magtatagal lahat ng tao kasi nag-e-expand tayo tsaka hindi natin control yung goal nila eh. Yan, may mga kaibigan kayo na hindi mag-stay. You need to let go at kailangan nyo rin maintindihan yon na hindi lahat mag-stay sa'yo. Para si Bench, di ba? Iniwan siya ng girlfriend niya. O, di ba? Pero normal yun eh. Lahat naman tayo naranasan yun eh. Di ba? Mas masama pag hindi mo naranasan yun. Di ba? Kung hindi mo naranasan yun, wala ka dito ngayon. Hindi kayo magiging seryoso eh, kapag hindi nyo naramdaman yun eh. Parang si Altea, nawala yung father niya, di ba? Tsaka yung asawa mo, nawala. Hindi nyo naranasan yun, hindi siya magiging ganyan. Hindi siya magiging strong. Hindi niya marirealize lahat. Hindi niya maayos lahat. Kung may sinasandalan tayo, habang may tao tayong inaasa natin sa kanya, hindi tayo nakapag-focus sa sarili natin eh. Kung hindi nangyari yan sa'yo, tingin mo ba magagawa mong lahat, mabibuild mo lahat yung sarili mo? Kaya kesa tignan natin yung mga negative kung bakit nawala yung family member natin, relatives natin, tignan nyo siya in a positive way. Kasi nangyari na eh. Yung sasabi ko, nangyari na siya eh. So, wala na tayong magagawa dyan. Ang kailangan lang natin to move on, to understand kung ano yung mga benefit. Kasi nandiyan na yung negative eh. Nangyari na eh.
So, ang gusto kong matutunan ninyo, kung paano tayo makapag-benefit dun sa mga nangyaring masasama. Kuhanin nyo lahat yon. Pag nagawa nyo yon, kapag natutunan nyo yon, na pag may nangyari sa yung stressful sa trabaho, problema, natanggal kayo, hindi nyo naabot yung quota nyo, biglang nawala yung family member nyo, yung negosyo nyo, or something na ganyan sa buhay ninyo. Kapag natutunan nyo yung attitude na pag may negative na nangyari sa inyo, is lalo kayong ginaganahan, lalo kayong nag-challenge, lalo kayong namomotivate, lalo kayong nai-inspired, magiging unstoppable kayo. Mas marami pa kayong ma-achieve. Kasi yung buhay talaga, ganun talaga. Ganun talaga. Kasi walang perfect eh. Walang perfect. Dadalhin ka talaga niyan sa baba. Humahangin niyan eh. Pero, nasa sa inyo na yun, kung sasagwan ba kayo dun sa right path. Yun yung gusto kong isipin ninyo. Lahat ng pressure nangyayari yan. Parang last time, nung lockdown, kay Ma'am CK sa HR natin, lahat ng staff, biniblame na siya. Hindi niya na alam eh. Hindi niya alam gagawin niya eh. Malinis naman ang intention natin, minsan, pero hindi tayo aware na may mga natatapakan na tayong tao eh. Normal din yun eh. So, ano yung gagawin nyo kapag nandun kayo sa situation na yun? Iiyak na lang ba kayo? Magtatago na lang ba kayo? Mag-resign na lang ba kayo? Mag-quit na lang ba kayo? Average, bro. Average mindset. Yun yung ayokong mangyari sa inyo. Lumaban kayo. Talagang dadaling ka dyan. Dadaling ka sa maling way, maling buhay, papahirapan ka niyan. Hindi ka talaga uunlad. Paparamdam sa'yo ng buhay na mas maraming better sa'yo. Na maraming mas magagaling sa'yo. Na maraming may mga taong kaya. Maraming mas magaling na manager kesa sa'yo. Maraming mas matatalino, mas maraming may certificate. Maraming tao na mas magaling mag-manage sa'yo. Mas maaba yung experience. Mas better sa'yo. Pero anong gagawin nyo? Diba? Sa akin, maraming mas better sa akin. Marami mas magagaling magsalita sa akin. Marami mas motivated sa akin. Pero anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Ikaw, anong gagawin nyo? Kayo, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo pag ganun? Mag-quit? Tatahimik? Uuwi? Magtatago? Hindi nalalabas ng bahay? Hayaan ko na lang na iba yung ma-promote? Iba yung makakuha ng pangarap ko? Hayaan mo na lang ba yun? Iba na lang ba yung magiging masaya? Ako okay na ako dito? Gusto nyo ba yung ganun? Diba? Yung gusto kong isipin ninyo, kapag may nangyayaring negative, hindi nyo maabot, napipressure na kayo, nakakapagod talaga. Guys, normal yan. Lahat ng tao ganyan. Pero ang tanong ko sa inyo, ano yung gagawin nyo? Ano yung gagawin mo, bro? Gusto mo bang baguhin talaga yung buhay nyo? Gusto mo bang tulungan yung pamilya mo? Gusto mo bang mapauwi yung nanay mo sa abroad? Gusto mo bang maging proud din sa'yo yung parents mo? Gusto mo bang mabago? Gusto mo makuha yung success ninyo? Gusto mo bang may patunayan talaga na tingin sa'yo mahina? Na dati kang galing doon, na didiscriminate ka, na gusto mo bang patunayan na kaya mo, na kaya mo pang lampasan, it's up to you. Kung naniniwala kayo sa goal ninyo talaga, kung paninindigan nyo, hindi madali yun, bro, hindi madali. Pero, dapat tuloy-tuloy yung mindset ninyo. Hindi magbabago yan. Lalaban kayo dapat. Kung ano yung mga natututunan nyo dito, yung mga experiences ninyo, gusto ko gamitin nyo siya para ma-fuel kayo doon sa gusto nyo talagang puntahan. Gamitin nyo lahat yan. Tsaka gusto ko ma-inspire nyo rin yung mga taong nakapaligid sa inyo. Kapag natutunan nyo yung attitude na pag may negative na nangyayari sa inyo, is lalo kayong ginaganahan, lalo kayong nag-challenge, lalo kayong namomotivate, lalo kayong nai-inspired, magiging unstoppable kayo.